Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Parang ganito lang ho yan eh. Kapag aalis ka ng bahay mo, whether galit ka sa misis mo, galit ka sa anak mo, galit ka sa nanay mo, sa tatay mo, nagpapaalam ka, Nay, aalis na po ako. Ma, aalis na ho ako. Anak, aalis na ako. Sa batas ng taxation, mga ka-taxpayer kong mahal, lahat ho ng gagawin nyo na makakaapekto sa karapatan ng BIR, Bureau of Internal Revenue, kailangang ipaalam mo sa kanya. Huwag ho kayong maniwala sa sabi-sabi o daldalan. Hindi ho ina-accept ng batas natin ang daldalan. Ang ina-accept ho ng batas natin ay yaong pong nakasulat. So, ibig sabihin pag nakasulat, nasa papel ho yan at properly received ng BIR. Doon lang ho kayo magkakaroon ng tinutukoy nating peace of mind. So, pag-aralan ho natin ngayon, mga ka-taxpayer kong mahal, gaano ba ka-importante ang change of address o yung pag-i-inform mo sa BIR ng mga changes na nangyayari sa iyong negosyo. Ayokong mangyari, mga ka-taxpayer kong minamahal, itong nangyari sa isang taxpayer because dahil lang sa isang simple, napakadaling gawing activity na hindi niya ginawa. Ano yun? Hindi niya in-inform ang BIR na siya po ay lilipat ng address or isasara niya na po ang kanyang negosyo at hindi na po ito makikita o mapupuntahan sa address na nakarehistro sa kanyang BIR Certificate of Registration. Ito pong kasong ito, mga ka-taxpayer kong minamahal, pwede nyo ho itong i-download sa ating Court of Tax Appeals. Ayan. So, sa Court of Tax Appeals, makikita nyo ho yan sa kanilang website, itong criminal case number 0768 at saka 0769. Nakakalungkot ho ito kasi napakasimple lang ho yung dapat gawin, hindi pa nagawa. So, ito pong accused, ayan po, nakasulat dito, sabi ng ating Court of Tax Appeals, ito pong mga taong makikita nyo rito, yung dalawang yan, ay nahatulan ng dalawang beses. Kasi dalawa yung kaso. Eh. Two counts ang tawag rito. Ayan. Imprisonment of 1 year, magbabayad siya ng fine ng 10,000, and another imprisonment of 1 year at magbabayad siya ng 10,000 fine. So, ang fine niya is 20,000. So, 2 years ang kanyang imprisonment. Ang kasalanan, hindi in-inform ang BIR na siya ay lilipat ng kanyang business address o kung saan siya pwedeng puntahan. Ako po mga ka-taxpayer kong mahal, pag lumipat ho ako ng opisina, ang ginagawa ko ho, gumagawa ho ako ng affidavit at sinasabi ko doon, yung luma kong opisina ay non-existing na. Ito na yung bago kong opisina. So, lahat ng kailangan yung puntahan, dalhin, pakidala nyo dyan. Dyan nyo ako makukuha, makikita, at dyan matatanggap yung mga letters ninyo. So, padala ko yan sa Department of Justice, National Prosecution Service, padala ko yan sa BIR, sa PhilPos, Philippine Postal Corporation, sa ARTA, sa Ombudsman, sa Department of Finance, sa Senate, sa House of Representatives, at saka sa Civil Service Commission. Lahat yan pinadadalan ko. At lahat yan, may receive ako nung natanggap nila yung affidavit ko of change of address. Very important yun eh. Para hindi magamit sa akin yung kanilang weapon na pinadala nila yung letter at yung letter ay natanggap ko. Kasi mananalo sana itong dalawang taong to. Specifically, yung may-ari. Oh. Ang may-ari lagi ikukulong ng
Hindi naman kinukulong yung corporation. Ang kinukulong yung presidente, yung tresurero. So, ikaw, tresurero ka, ikaw, presidente ka, mag-ingat ka. At, huwag nyo pong kalimutan, mga ka-taxpayer, kung minamahal, na i-click yung like button sa ating YouTube channel. Pangalan niyan ay Tax Specialista. At sa ating Facebook fan page, ang kapangalan niyan ay ka-taxpayer. Pakiclick lang ho ninyo para itong tinuturo ko ay maraming tao ang makaalam at ma-avoid itong nangyari sa taong ito. Okay? Ayan, si Grace. Sana hindi mangyari po ito. At sana, Grace, pinapangalangin ko na malagpasan mo itong problemang ito. So, bukod doon, pinagbabayad po siya ng isang 12 million, 12.7 million, at saka 3.6 million. So, all in all, mga 16 million yung babayaran niya. Pag hindi niya binayaran yan, another tax evasion case na naman siya. Eh, ang sabi ng batas, for every 850 pesos na hindi mo mabayaran is equivalent to one day na kulong. Eh, 16 million yan. So, ilang days yan bago mo mabayaran. Kawawa naman. So, ito ho yung sinasabi ng ating court. Nagkamali ho si Ma'am Grace. Hindi niya ho na-inform. Failing to inform the BIR saan yung kanyang address o change ng address niya. Yun lang naman eh. So, inakasuhan siya. Hindi siya pinanigan ng court CTA. Kaya yung mga pinadadalang PAN, FAN, FLD doon sa address kung saan nakarehistro si Grace sa kanyang BIR Certificate of Registration naging valid. Yun ang problem eh. So, kung hindi mo in-inform ang BIR, lahat ng padadala nilang letter doon sa luma mong address ay magiging valid. Pero kung susundin yung sinasabi ko, magawa kang affidavit within 24 hours or within 48 hours na kayo ay lumipat na, hindi nyo na ginagamit yung address na nakalagay sa inyong Certificate of Registration o yung COR, pag napareceive nyo ho yan, siguradong panalo na ho kayo. Kahit ipadala, kahit i-substitute filing ng substitute service ng BIR yung mga letters na yan, panalo ho kayo. Basta't meron hong tatak yung inyong affidavit of change of address ng BIR, ng Office of the President, o ano ba mang opisina yan. Very important ho yun. So mga ka-taxpayer ko mahal, please, panoorin nyo yung mga video ko na nasa YouTube at saka ka-taxpayer Facebook ko. At meron ho akong regalo ngayon sa Paskong ito. Ito ay hanggang December 14 lamang. So, lahat ho kayo na meron kayong problem, deficiency tax, hindi ho ako nagmamayabang, kayang-kaya ko hong i-reduce ang deficiency taxes ho ninyo. Napakadami ko ng deficiency tax na na-reduce. Wala ho lang lagayan, hindi ho ako naglalagay sa bureau. Hindi ako naglalagay sa biro, hindi sa bureau. Hindi ho ako nagre-recommenda na lagyan nyo ho ang mga biro. Ang sinasabi ko sa inyo, kung wala ho kayong pera, ngayon pa lang, nakikita nyo ho yung aking email account. Nandiyan dyan ho sa, ayan, sa taas. Ah. Yung email account ko, i-contactin nyo lang ho yung kung ano yung mechanism o mekanismo na kailangan ho ninyong malaman para ho makasali kayo. So, magkakaroon ho tayo ng bidding. Ang minimum bid ho ay 300,000. So, kung gusto nyong manalo, siyempre, mas mataas dapat yung bid ninyo yung doon sa 300,000. So, yung 10 na highest bidder ay mananalo ho. Pag nanalo ho kayo, ako ho ay isa sa mga hahawak ng inyong notice of discrepancy, preliminary assessment notice, susulat ko nga. Ang hawakan ko, ang coverage ho ng servisyo ko ay notice of discrepancy, preliminary assessment notice, formal letter of demand, final decision on disputed assessment. So, bidding ho ito. Magbibid ho kayo. So, ang minimum bid is 300,000. Okay.
So dapat mas mataas sa 300,000 para manalo kayo. Kasama ho ako, personal ho ako na makikialam sa kaso ho ninyo at ina-assure ko kayo na hindi nyo mabayaran yung 100% kung ano man yung deficiency tax ng BIR. Hindi ko pa nakikita, pero sigurado ko na kayang-kaya natin yan pababaan. At sa murang halaga lang, 300,000 or higher, nasa inyo na kung ano idadagdag ho ninyo. Kontakin nyo lang again yung email na to para ho sa iba pang impormasyon. So with that mga taxpayer kumahal, peace and happiness be with you for life. See you later.